afternoon. Narinig niyo ba yung boses natin? Yung boses ko? Okay, very good. Okay. So, ayan. So, 17. So, mabuti nandito na majority. Okay, so, i-mute natin na. Please make sure na naka-mute yung ano niyo, yung mga microphone niyo. Okay, para hindi maka-disturb sa iba. So, ayan. Okay, so we are now on the last part of our, of course, discussion in Law Enforcement Administration or LEA. Of course, we are now on the CFLM. Okay, so of course, as a continuation, yung different types of temperament natin, di ba, kagabi? So of course, pag sinabi natin sanguine, okay, ibig sabihin very social person who likes to be with people, of course, di ba? Halimbawa na lang, meron tayong tinatawag, di ba, na extrovert, ambivert, and of course, introvert. So, ang sanguine, so parang ang katulad nito, of course, class, yung tinatawag natin na extrovert. Okay, very sociable person who likes to be with people. Ibig sabihin, nangihina siya, class, kapag walang taong nakapaligid sa kanya. Okay, so sino ba yung ganito? Meron bang ganitong personality sa inyo? So, ang tawag natin doon, sanguine. Okay, very sociable person or very social person who likes to be with people. Ibig sabihin, easygoing or of course, di ba, mostly mga jolly sila when it comes to their personality. But of course, we will relate it on the temperament na meron sila. Next, of course, we have the choleric. Okay, yung choleric, of course, typically extroverted. Of course, goal-oriented. Kapag may gusto sila, kailangan nilang, ano yan, kailangan nilang maabot talaga. Okay, no matter what. Okay, kung ano mga pagdadaanan. And ambitious. Okay, so yan yung mga choleric. Okay, so ambitioso. But of course, in a good way naman. Goal-oriented and ambitious as well. Then we have melancholic. Ang melancholic naman, class, yun yung mga individuals tend to be analytical and detail-oriented. So, and they are deep thinkers and, of course, feelers. So, analytical, ibig sabihin, and detail-oriented. Ibig sabihin, very observant, very detailed sila when it comes sa work, okay, sa trabaho, sa, of course, sa bahay nila. So, yun ang tawag natin doon, class, melancholic. Okay, deep thinkers. Okay, so, iba naman yung mga, ano ha, mga overthinkers, katulad ni Che. Okay. So, iba yon. Okay, deep thinkers. Ibig sabihin, in every situation and every decision na meron sila, pinag-iisipan muna talaga nila, not just one, so of course, hundreds or minsan. Okay, so para when it comes sa ano sila ng concrete decision. So, yan yung tinatawag natin na melancholic. Okay, so individuals tend to be analytical and detail-oriented and they are deep thinkers and of course, tawag natin na melancholy. Then, of course, supine naman, of course, many interests and cares but little ability or need to express their needs. Okay, so, alam ba, medyo reserved sila, class, when it comes to their expression, di ba? That's why yung mga opportunities, minsan, hindi nila ginagrab kasi, of course, they are reserved. Meron silang little chance or ability to express their needs, di ba? So, of course, pwede rin yung mga workout class, di ba? Yung tinatawag natin na that character or ability. Then we have the phlegmatic. Of course, ang phlegmatic class has no fear of rejection and can handle unaffectionate and hostile people. Pag sinabi natin hostile, of course, walang pakialam. Okay? Uncooperative. They are calm, okay, easygoing people who are not clogged with emotional outbursts, exaggerated feelings, anger, bitterness, or unforgiveness. Wala sa nang pakialam, class, kung wala kang pakialam sa kanila, di ba? So, no fear of rejection. Kung ano yung pinapakita mo, yun rin yung ibabalik nila sa iyo or babalik niya sa iyo. Phlegmatic ang tao na yan. Has no fear of rejection, okay? Wala siyang pakialam sa mga unaffectionate or hostile people. Okay? So, yan yung tinatawag natin na kinds of temperament that we have. Okay, next tayo. Okay, so we have the general types of character tests. Of course, ang general types of character, so we have the positive character or good character or yung tinatawag natin na positive traits. Okay? So, of course, yung positive traits class or good character,
So yun yung mga attributes such as integrity. Pag sinabi natin integrity class, ano yun? Ano yung one word, okay, na magde-define ngayon class sa term na integrity? Okay, what is that one word na magde-define ngayon kay integrity? Okay, ano yung one word class? Pakilagay sa comment section. Narinig nyo class? What is that one word? Okay, so again, what is that one word class na magde-define ng tinatawag natin na integrity? Okay, so ayan, may nakita na akong tamang sagot dito. Of course, pag sinabi natin integrity class, you have, of course, one word or meron kang word of honor. Okay, so ayan. So, of course, class, yan yung tinatawag natin na integrity. Or hindi ka na sa suhulan, class. Meron kang at integrity. Halimbawa, as a police officer, kapag may integrity ka, hindi ka na sa suhulan. Okay? So, ginagawa mo yung trabaho ko, trabaho mo based on your job description or your job function. Ibig sabihin, you have the integrity. And of course, we have the honesty, the courage, loyalty, fortitude, and other important virtues that promote good behavior and habits. So those are the general types of character. So we have the positive character or good character or tinatawag rin natin na positive traits of a person. Of course, number one or letter A, being honest and taking responsibility of your actions are admirable qualities. Diba? Kapag you take responsibility of whatever outcome, whatever consequence ng iyong decision. So that is, of course, a good character or positive character na dapat pamarisan. Of course, letter B, adaptability and compatibility are great traits that can help you get along with others. Of course, lalo na, okay? So, kapag maging successful ka class or kahit saan man na field yan, maging police officer ka, lecturer, and so on. So, of course, kailangan mo yung tinatawag na adaptability and compatibility. Of course, kaya mong makipaghalubilo sa kapwa mo, okay, kahit saan lugar ka man pumunta. Okay, katulad sa akin, kahit saan man ako napadpad, okay, kahit saan akong lugar na palaging nagle-lecture, of course, walang problema, class, kasi I can adapt to change, of course, sa surroundings ko, yung mga tao na kapaligid sa akin. Kung ano yung pinapakita nila, of course, I can, of course, pwede ko mag-adjust, di ba? So, ganun yung tinatawag natin na adaptability and compatibility. Okay, so yun. Para, of course, class, not just, of course, ano talaga yan? Makakatulong talaga yan sa inyong class along the way. Okay, whether you are successful, o dalawa lang yan, maging successful ka o hindi. So, dapat marunong ka mag-adapt to whatever changes na ma-encounter mo, class. Okay, next, of course, drive and determination will help you keep going no matter what. Di ba? Kahit halimbawa sa board exam, okay, kahit wala kang signal, okay, so still meron kang drive and determination. Halimbawa, yung iba kasi nasa work, di ba? So, drive and determination lang yung pinanghawakan nila, class, di ba? Yung iba nasa service, lalo na yung mga naka-enroll sa akin, nasa service yung majority of your classmates. Kaya, di ba, 23 out of 100, okay? So, kasi nga, of course, class, yung iba nga, kahit di ba nasa duty, nag-attend ng klase. So, yung drive and determination will help them, okay, go, okay, to move on, okay, to move no matter what, okay? So, kasi nga, meron silang ambition na tinatawag natin. Okay, so kapag sinabi niya sa board exam, it will help you keep going no matter what. Of course, yan yung drive and determination. Okay, so kapag sinabi naman, there is the ability of taking responsibility for your actions. Of course, that is being honest. Okay, so yan. Of course, compassion and understanding mean you relate with others. 'Di ba? Hindi naman niya, 'di ba, namatayan yung isang tao, yung isang pamilya, tapos ikaw na tumatawa pa habang nagsusumbong siya sa iyo. So ibig sabihin wala kang compassion.
Okay, hindi mo naiintindihan kung ano yung nararamdaman niya. Compassion and understanding is very much important. Okay, so dapat makirelate ka rin sa iba. Then letter E, patience is a virtue. Diba? Always patience is a virtue. And that's why hintayin ninyo, diba? Yung time para sa inyo. Wait until you become. Okay, so of course, nadadaanan ko rin yung task. Before, syempre, nung nag-start pa lang ako, na-try ko na hindi bayaran for 3 days. Okay, as a lecturer, yung nag-start pa lang ako. Nadaanan ko na yan lahat. Tapos, di ba, nag-decision ako na mag-apply sa, yung Tri-Bureau, nag-apply lang ako ng AFP, okay, sa Armed Forces of the Philippines. Okay, pero last stage na sana, pero hindi ko na tinuloy. So, patience is a virtue kasi sa tingin ko dati, hindi naman ako magaling na lecturer, kumbaga, ganun. May mas nauna na sa akin, may mas magagaling na sa akin. So, ganun, yung nasa isip ko pala dati, before. Kaya sabi ko, sige, mag-stop na lang ako sa lecturer. Kailangan ko na lang mapumasok sa service. But then again, nung nakikita ko, or yung palaging, of course, yung mga encouragement ng mga yung mga tao sa paligid ko, diba, kay Dr. Peckley, na ganito, magaling ka, ganito, ganyan. So, yun, class. Yun yung guide ko talaga, di ba, na bumalik sa pagiging lecturer, di ba? Of course, nagkaroon ako ng page. So, ganun. Doon na-establish yung pangalan ko na, of course, ganito. Si cream coach. So, di ba? So, of course, patience is a virtue. So, di ba, kung sa akin, siguro, kung nag-stop ako, di ba, sino yung talo? Of course, ako, di ba? So, dati, of course, lecturer lang ako. Hindi ako national lecturer dati, class, ha? Okay, so, of course, grabe yung ano natin, di ba? Ako mismo yung nag-decline sa mga invitations, di ba? Hindi ako nag-a-apply. So, ganun. Patience is a virtue. Darating rin yung araw na para sa iyo, 'di ba? Of course, kailangan mo lang talaga maniwala sa kakayahan mo. Then of course, may tao talaga class na tutulong na of course ilabas yung best, okay? Na kinikimkim mo or the best in you. So ganun kaya that's why class yung mga umuusbong na mga lecturer, yung mga mentor, ay yung mga ano oh, yung mga kung mga estudyante ko. Of course, ginaguide ko yan sila class kasi of course, 'di ba? That is one way para to give back, of course, sa mga ano natin. So again, always ha, patience is a virtue and also a good personality trait. Na dapat, of course, sa inyo, dapat huwag kayong mainip. Okay, so na mag-reach ng iyong license. Of course, after that, marami pang buhay or may buhay pa na naghihintay sa iyo. Okay, then of course, we have the courage. Okay, will help you to do what, of course, right, in a tough situation, courage. Okay, pag sinabi natin courage, it means the ability to go or the ability to move forward. Okay, whatever, gaano pa yan ka tough or yung tanatawag natin, gaano pa kahirap yung pagdadaanan mo, so that is courage. Okay, so that will help you, okay, in fighting yung tanatawag natin na tough situation. Then of course, ang loyalty is a good quality to possess. Okay, making other trust you, di ba? So yung pera class, okay, makikita ko lang yan, pero yung loyalty or yung trust nawawala yan class, 'di ba? Halimbawa, pinautang mo yung kaklase mo or pinautang mo yung kakilala mo pero hindi siya nagbayad. Okay, so ang pera nakikita lang yan, 'di ba? Pero yung trust wala na talaga yan. Hindi na yan mababalik. So ang ang consequence, of course, 'di ba? Hindi ka na makakaulit. Okay? Kasi of course, dapat meron kayong loyalty. That is a good quality to possess. Wherein, dahil dyan, okay, pagkakatiwalaan ka ng ibang tao, kaya dapat huwag mong sirain, diba? Yung trust. So that's why class, sa akin, of course, yung trust na binibigay ng mga review centers all over the Philippines, of course, most especially sa cream coats, hindi ko talaga yan sinisira. Okay, kasi diba, hindi yan pwede, hindi yan basta-basta na i-earn class. Kaya kapag nakakommit na ako na mag-lecture ako, pupuntahan ko yan. Kasi of course, yung trust class is very important. Kahit masama yung pakiramdam mo, dapat you go on. Okay? Kasi nga, of course, nag-commit ka na. Okay? So yan yung tinatawag natin na loyalty. Okay? Yung trust kasi ang masisira. Okay? So next.
Okay, dito tayo. Okay, dito naman tayo sa negative character. Makaka-relate tayo, talaga kayo dito, class. Pwedeng kayo yung dinedescribe nito or pwedeng yung kapitbahay ninyo, yung mga marites sa paligid ninyo. So ito yung tinatawag natin na negative traits ng isang, of course, ng individual. Okay, of course, una, meron tayong ano dyan. Okay, so of course, pwede yung mga nanloko, sir. Depende. Kasi ang mostly kasi sa mga manloloko ay nasa mga babae daw, sabi nila. Sabi ni ano, ni Florendo, tama di ba? Okay. Okay, so hindi makarelate yung mga lalaki diyan kapag yung nanloko, di ba? Okay. So, ayan. So again, ang negative trait or negative character of a person, that is a person's predisposition to commit evil acts. Of course, that is a negative trait na meron tayo. Okay, so tama daw sabi ni ano ni Florendo. Okay, then of course meron tayong tinatawag na neutral character or neutral traits. Kung merong positive or good character, meron tayong negative or negative trait, meron tayong neutral. Ibig sabihin, hindi positive, hindi rin negative. Ibig sabihin, nasa center or na katamtaman, kumbaga. Okay, ang neutral character or neutral traits na tinatawag natin that is commonly used to describe a person who doesn't pick sides in disputes. Okay? Neutral also pegs anything that refuses to be bold. Okay? Yan yung mga neutral character or neutral traits na meron ang, of course, yung particular person. Okay? So, ibig sabihin, nasa center, nakatamtaman lang. Okay? So, yan yung neutral character. Of course, sino yung mga example niyan, class? Yung mga judge. Okay? Yung mga judges natin. Of course, dapat neutral sila. Kahit yung side ng accused or side ng victim, meron siyang relationship. Of course, class, dapat iset aside yan. Kasi nga, of course, that dapat meron siyang neutral character or neutral traits. Okay, judges. Okay, mga boxers. Di ba? Of course, and so on. So, yung mga neutral, neutral traits or neutral character. Okay? Of course, next. Okay, so we have the types of character. Okay, ano yung mga types ng character, class? Of course, number one, self-realized character. Okay, sino yung self-realized character? Mamaya, class, malalaman natin ito, i-explain natin. Okay, covetous, okay, character. Ay, sorry, balik naman. Okay, next, okay, superstitious character. Okay, what is superstitious character, class? Okay, palagi na lang siya ng ano, di ba? Namumuhay na lang palagi ng ganito bawal. Okay, so superstitious belief. Okay, ano yung mga superstitious belief, class? Example nga ng superstitious belief on ano? Okay, what are the superstitious belief na as of now, sinusunod pa rin ninyo or pinapaniwalaan pa rin ninyo? Ano yan, class? Okay, what are the superstitious belief na meron kayong or pinapaniwalaan pa rin ninyo? Wala? Wala talaga kayong pinaniwala. Bawal magwalis pag gabi. Of course, di ba? Kasi kapag ano daw, pag winalis mo daw yung swerte, bawal apakan ng nuno sa punso bahay daw ng mga duwende. Bawal magwalis gabi at lawas daw yung grasya. O lalabas daw yung grasya. So yan yung superstitious belief, class. But of course, di ba, class, sinasabi nila kapag superstitious person ka, ibig sabihin nun, dyan na lang magre-revolve, bawal magsampay underwear sa labas, mabubuntis ka. Hindi ako naniniwala dyan yung magsasampay ka ng panty or underwear sa labas, mabubuntis ka. Bakit? Okay, ano ba? Of course, kapag... kapag walang ano class, hindi ka talaga mabubuntis niyan. Okay, di ba? So, bawal man loko. Hindi yan as, hindi yan superstitious. Read brief sa board exam. Kahit wala kang brief sa board exam class, kung nakapag-review ka, papasa ka niyan. Anong gagawin mo sa red na panty or brief? Pagdating sa board exam, kung hindi ka naman nag-review, di ba? Okay. Kahit huwag ka na mag-brief, huwag ka na mag-panty sa board exam class, papasa at papasa ka kung nag-review ka. Okay? So, yan yung superstitious belief na
hindi niya dapat paniwalaan. So ayan, gagawa. Okay. Okay, so yun yung superstitious belief natin. Okay, next, of course, let's proceed now. Okay, so we have what we call egoistic. Okay, so ulitin natin ang self-realized character. Ibig sabihin, nakafocus lang siya sa sarili niya or sa tatawag natin na self-centered character. Palaging gusto niya siya yung main character. Siya yung palaging bida. So, self-realized character. Diyan. Okay, so yun yung self-realized character class. Ibig sabihin, self-centered, okay, palaging siya yung bida. Okay, palaging gusto niya yung siyang main character. Ang cubitus character naman class, ibig sabihin, familiar. Okay? Sino yung familiar, Sir Lloyd? Parang mga babae ba yung self-centered character? Ah, hindi naman siguro. Bida-bida, okay? Parang Jollibee, bida ang saya. Okay? Self-centered, no? Self-realized. Ano yung mga tawag natin doon? Yung mga self-centered, yung mga hindi iniisip yung nakapaligid sa kanila, di ba? Ang tawag nun, di ba? BFF. BFF nyo daw. Yung best friend ninyo. Yun yung mga self-centered. Okay, so... Okay, ano yung other term class kapag you are a self-centered? Okay, gusto mo ikaw na ng bida or palaging center ng ano? Of course, di ba? Narcissist, di ba? Tama ba? Narcissistic, okay, behavior. Ibig sabihin, you are self-centered or nakafocus ka lang sa sarili mo. Okay, attention seeker, okay? So yan. Of course, exempted daw yung mga babae dyan, di ba? Kapag nagtatampo sila. Okay. So ayan, self-centered or self-realized character. Ibig sabihin, gusto nila ang focus ay sila lang. Okay? Yan yung tinatawag natin na self-realized character. Ang cubitus naman or cubitus character, ibig sabihin, yung ability mo to possess something or of course, di ba, minsan humahantong pa sa nakawan. Okay? So that is cubitus character. Okay, so yan yung kinatawag na cubitus character. Whereas kahit hindi mo kaya, so sige pa rin, di ba? So you're kumbaga ambitious but wala na sa lugar yung cubitus character natin. Okay, superstition, ibig sabihin yung mga pamahiin, yung mga nakasanayan mo, so that is superstitious. Egoistic naman, you are bossy. Okay? You are kumbaga kahit nandiyan na yung tubig, pinapakuha mo pa, bossy. Egoistic, ibig sabihin, pinapairal mo yung pride mo, di ba? Yung pride, di ba? Sa babayan palagi, meron silang pride. Okay? Okay, tall talker character. Okay, yun yung mga types of character na meron. Of course, which is negative. Antisocial character. Antisocial, ayaw makipag-usap. Di ba? Ayaw makipag-mingle. So, antisocial, may sariling mundo. Kaya class, kapag kapag nag-aasawa kayo, kapag nag-girlfriend, boyfriend kayo, dapat compatible. Hindi yung parehas kayo ng antisocial. Ibig sabihin, ano yun? Magtitinginan na lang kayo kapag nag-date kayo. Okay? So, hindi naman pwede, di ba? So, dapat balance. Kung yung babae hindi nagsasalita masyado, dapat ang lalaki palaging or jolly, di ba? Or hindi naubusan ng salita. Kapag ang lalaki... introvert or hindi nagsasalita masyado, dapat ang babae ng kapartner niya class yung tanatawag natin yung hindi tumitigil ang pag ano yung babae, di ba? Of course, para balance. Okay, so yun yung tanatawag natin na antisocial character. Ibig sabihin, may sariling earth, may sariling mundo. Okay, antisocial character. Insincere character. Sino yung mga may insincere character dito? Ibig sabihin, kapag tumulong siya o yung pinapakita niya class is taliwas or different from what kung ano yung nilalaman ng puso niya, kung ano talaga yung attention niya or yung intention rather. So that is insincere character. Okay, so yan yung tinatawag natin na insincere character. Then of course, meron tayong tinatawag na complacent character. Ano yung complacent class? Ibig sabihin ng complacent character, ibig sabihin noon na okay ka na lang kahit ano yung makuha mo na result, ano yung makuha mo na, okay, ano ba, sa board exam, complacent ka na makakuha ka ng 75%. Of course, actually, you can acquire more than that, di ba? So, dapat hindi ka maging complacent sa buhay mo, di ba?
maging adult ka, di ba? Ilan ang trabaho mo? Sa akin, dalawa eh. Lecturer ako kapag daytime, kapag gabi, of course, di ba, lecturer pa rin. Okay. Sa ano natin. So, ganun, Glass. So, as long as you do not be complacent, di ba, sa status niyo, may ibubuga ka pa or meron kang kumbaga, meron kang ano pa, meron ka pang magagawa sa buhay mo. Don't be complacent na ganito ka lang. Tapos, di ba, kapag manligaw ka, hindi mo ako gusto kasi ganito lang ako. Di ba? Okay. So, ano na, sad boy. Okay, dapat hindi. Iwasan yung pagiging sad boy, ah. Sir Dela, Sir Lloyd, Sir ano, Sir Roger. Okay. Kala ko Sir Lecturer, saka gwapo. Complacent. Of course, ang pagiging gwapo, given na yan. Okay, so dapat hindi ka lang magiging complacent, may kakagwapo ka pa. Okay, joke lang. Okay, so yan. Sabi ni Tigolo, okay, lecturer sa kagwapo. Don't be complacent, class, di ba? Sa morning, lecturer, sa gabi, model. Model og tuba. Okay, joke lang. Okay, alam niyo ba, class, yung hindi siguro makarelate yung iba. Okay, model deliver og tuba. Model. Okay, sa Biba Max. Okay, Biba Max talaga, no? Okay, don't be complacent. Okay, so, ayan. Okay na ba? Naririnig nyo ako? Naririnig nyo? Bakit walang response dyan? Yung ating madlang people. Ay, okay. Naririnig, okay. So, ayan. Baka pasyado ko na kayong dinidescribe, ha? 1 to 7, parang kayo ito, ha? Grabe, no? Parang 1 to 7, dinidescribe ko na. Okay, so ayan. Masyadong ka ng harsher, ha? Okay, so yun yung ano natin. So again, ito yung mga negative traits natin, class. Ulitin natin. Self-realized character. Ibig sabihin, self-centered. Okay. Covetous, superstitious, egoistic, or yung bossy, antisocial character, insincere, and complacent character. So, those are negative characters, class, na dapat nating iwasan. Kung hindi man may iwasan, dapat, okay, little by little, of course, may improve natin yan. Yan yung types of character that we have. Okay, next tayo. Okay, next, pakibasa nga. Dito tayo mag-base siya, Florendo. Florendo, pakibasa ng question. Yes, sir. A pillar of good character wherein we are charged and be accountable the consequences of what we think and do. A, respect. B, responsibility. C, fairness. D, caring. Okay, sige. On the comment section, class, what is that? Okay, a pillar of good character wherein we are charged and be accountable for the consequences of what we think and do. Okay, so what is the answer on the comment section, class? Lahat magsagot tayong 24 participants natin. Okay, of course, ang sagot natin dyan, that is, of course, ang sagot natin dyan, that is responsibility. Okay, that is ability to take charge or be accountable of what consequences of what we think and do, that is responsibility. Okay, next. Okay, so meron tayong class na six pillars of good character. Okay, so hindi pa rin kayo tinatantana ng pillars, no? Okay, so again, sa CGS, of course, wala ng pillars. Okay, the six pillars of good character, of course, number one, of course, trustworthiness. Okay, ang trustworthiness, of course, di ba? That is, of course, honesty. Okay, associated with honor. You will be trusted with small things. Of course, you will be trusted in a bigger thing. So that is trustworthiness, associated with honor.
Then, of course, we have the three dimensions of honesty glass. Of course, una dyan, we have the truthfulness. Ibig sabihin, presenting the facts to the best of our knowledge. Ibig sabihin, naka-based ka lang on the facts. Okay? So, yan. Not on the opinion. So, truthfulness ang tawag na rin dyan. Then, we have sincerity. Diba? Genuineness. Okay? Genuine ba ang intention mo sa kanya? So, that is sincerity. So, that is trustworthiness, guys. Then, candor. And candor naman, forthrightness and promptness. Ibig sabihin, kapag ayaw mo yung tao, agad-agad sasabihin mo na ayaw mo sa kanya kasi that is candor or forthrightness and promptness. Okay? So, that is the three dimensions of honesty or yung tanatawag natin, of course, trustworthiness. Kapag you are honest, of course, you will be trusted. Okay? So, yun. Truthfulness based on facts, sincerity, genuineness, candor naman, forthrightness, and frankness. Okay, of course, we have the integrity. Ang tinatawag natin na integrity class, of course, we have those who acts according to his beliefs. Ibig sabihin, hindi siya masusugulan, hindi siya mababayaran. What you see is what you get. Okay, what you see is what you get. Ibig sabihin, di ba, yung ibang tao, kung iba yung pinapakita nila, sa of course sa totoong ugali nila, 'di ba? Yung iba masyadong mabait, pero deep inside or kapag walang ibang tao, masyado pa lang ano, sinungaling or masama yung pag-uugali. That is pero yung ibang tao naman very very frank. Okay, kapag ayaw nila sa'yo, sasabihin nila, what you see is what you get. Okay? So yun yung magandang mga ugali, 'di ba? What you see is what you get. Okay, so hindi yung two-faced person, di ba? Iba-iba yung personality niya. Okay, so yan. Okay, then of course, we have reliability. Okay, of course, when you are reliable, promise-keeping. Okay, halimbawa, di ba, yung kaibigan ninyo, may sasabihin ako sa iyo, ha? Okay, pero huwag mo sabihin sa iba, ganito, ganyan. Pero, pag kinaubagahan, wala na. Okay, ano na, na-broadcast na nationwide. Okay, kasi of course inunahan mo. Okay, promise keeping. Next time hindi ka na talaga niya sasabihan. Okay? So yan. Of course, 'di ba? Mostly 'di ba yung ano ba nakaka-relate pa kayo kapag yung mama ninyo sabihan niyo ng sekreto niyo yung mga ano niyo pag sabihin mo na huwag mo sabihin ha pag umaga alam na ng lahat. Okay? Alam niyo ba nakaka-relate ba kayo class? Nakaka-relate? So, kung hindi baka ano, baka nasa ibang mundo kayo. Wala sa lupa, no? Okay, nakaka-relate ba? Okay, Marites. Marites, Marisol, Mariposa. Okay, then of course, loyalty class. It is a responsibility that each of one should develop and maintain, di ba? We should remain loyal. Okay, not just in our needs, ha? Hindi lang yung kailangan natin yung tao, yung agency, and so on. So, ayan, that is loyalty. Okay, next. Okay, meron tayong tinatawag of course second, the respect. Of course, ang respect. Okay, so of course, do not do unto others what you don't want others to do unto you. Okay, ibig sabihin, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo, 'di ba? So, respect 'yan tawag natin diyan. Of course, kung ayaw mo sa kanya, but at least huwag mo siyang saktan, 'di ba? So, 'yan yung tinatawag natin na respect. Of course, the qualities of a respectful person, the ability to listen, ibig sabihin kapag may nagsasalita, okay, hindi ka mong sabat ng sabat or insert ng insert, that is, you are a respectful person. Letter B, treats others with consideration. Third naman, that is, capable of accepting individual differences and beliefs. So, respect. Okay, nirerespeto ko yung your political belief. Okay, ganito yung gusto ko eh. Ito siya yung gusto ko, sa'yo yung ganito. Of course, we are still friends, di ba? Regardless of differences and your beliefs, still we are, of course, we respect each other's decision, di ba? So that is capable of accepting individual differences. Then, of course, responsibility, that is the ability to take charge and be accountable of the consequences class of what we think and we do. Hindi natin pwedeng isisi sa iba yung ginawa natin or hindi natin pwedeng isisi sa iba kung ano yung result ng ating mga decision. That is responsibility. Okay, be accountable of whatever decision or whatever consequence or whatever result ng action mo class. Okay, so of course, responsibility.
And then, of course, ang qualities ng tinatawag na ng responsibility since a sense of accountability. Letter B, pursuit of excellence. Of course, when you are responsible, ibig sabihin, tas malayo yung malarating mo. Okay? Letter C, self-restraint. Ibig sabihin na meron kang pagtitimpi sa sarili mo. Okay? So, yan yung tinatawag natin na, of course, the responsibility. Okay, next. We have, okay, the fairness. Ang fairness naman, class, of course, making a decisions objectively without favoritism or prejudice. Wala kang kinakampihan. So, fairness. So, of course, they don't take advantage of the weakness or ignorance of others. Alam mo, you are a police officer, you are a judge. So, dapat meron kang fairness when it comes to implementing the law. So, that is fairness. Making these decisions without favoritism or prejudice. Dapat walang mapahamak na party. Okay, pag sinabi natin caring, of course, it is the heart of ethics and ethical decision-making. Ito yung mga boys eh, caring sila, di ba? The highest form of caring is the honest expression of benevolence and, of course, altruism na tawag natin. Okay, so caring, the heart of ethics and ethical decision-making. So, that is caring. The highest form of caring is honest expression of benevolence or altruism. Okay, so yan. Okay, of course, we have the citizenship. Ang citizenship naman, class, of course, that is our civic virtues and duties that prescribe how we ought to behave as part of the community. How we contribute. Okay, nakikihalubilo ba tayo or nakikipag-participate pa tayo sa community natin? Kapag may election, nagbuboboto ba tayo? So that is our citizenship. Okay, that is our way to give back on our community. So this citizenship ang tawag natin dyan. Then, of course, next tayo si Sir Lloyd. Pakibasa ng question, then pakisagutan. It is the trait displayed. No. It is a trait displayed by every Filipino, characterized by heartwarming generosity and friendliness. It is a trait displayed by every Filipino characterized by heartwarming generosity and friendliness. A. Respect. B. Hospitality. C. Strong work ethics. D. Loving and caring. B. Hospitality. Okay, sige. Okay, it is ang ano pala class, ang NAPOLCOM filing na move siya. Last day pala, sorry. Ang last day of registration November 17. Okay. So it is the trait of displayed by every Filipino characterized by heartwarming generosity and friendliness. Of course, that is of course hospitality, tama? Okay, hospitality. Okay, so of course that is letter B. Of course, class, the most well-known traits and attitudes of the Filipino, of course, una dyan, okay, we are hospitable. Okay, hospitality. So, meaning, okay, so ano yung hospitality? Ang last, nasa ano ko, nasa post ko, class, ang last day ng filing sa CL. Tingnan nyo lang. Sige lang, ipopost ko mamaya sa GC natin. Okay, hospitable, di ba, class? Okay, so, of course, we are very, kapag may mga bisita tayo, of course, di ba, pinapagamit yung mga bagong gamit. So, mamaya, explain natin further. Respect, strong family ties and religions, generosity and helpfulness. We have the strong work ethics and, of course, loving and caring. Okay, so, isa-isahin natin to, class. Okay, pag sinabi natin hospitality, okay, that is what we call, of course, we are known for being hospitable. So, it is the trait displayed by every Filipino characterized by heartwarming generosity and friendliness. Okay, we are hospitable, di ba, sa mga foreigners. So, kahit of course sa ibang, di ba, yung mga kapwa natin na Pilipino. So, we are hospitable or friendly. Okay, so, then of course, we have the respect. Okay, respect naman, of course, this is observed, of course, by younger people. Okay, dito tayo nakilala, class, of course, but also, of course, of all ages. Lahat kasi walang age yan or walang edad sa respect. Of course, paano natin sinasyong respect natin? By saying po and opo, pagmamano.
Okay, making a bow, of course, to their elders, and of course, yan yung tinatawag na rin na rusten. Okay, so of course, dapat mapanatili yun. Then, we have the strong family ties and religions. Of course, diba, kung titingnan ninyo, kahit na meron ng mga asawa, meron pa rin strong family ties ang every Filipino. So, diba, it is more important and create a strong bond marking or making God as the center of their lives, diba, lalo na sa mga pamilya natin. Okay, so yan yung strong family ties and religions. Generosity and helpfulness. Of course, they share what they have to the people around them even when they only have a little, di ba? Ganun na, di ba, nangyayari yan. So, generosity and helpfulness. Kahit walang-wala na sila class, still, nagsishare pa rin sila sa iba. Okay, kahit of course wala nang matira sa kanya. Generosity and helpfulness. Okay, ang strong work ethics, of course, di ba, kilalang-kilala, lalo na yung mga OFW natin. Ang strong work ethics naman, of course, they are always willing to work almost the whole day just to provide the needs of their families. But of course, minsan, under wage or yung sahod na binibigay is hindi sapat sa effort or sa trabaho ng mga employee. Okay, loving and caring. Okay, so loving and caring naman, of course, Filipinos are found to be the sweetest and the most loving people in the world. Okay, so yan yung loving and caring. Okay, so, di ba? Kahit, we are caring talaga. Okay, and loving. Okay, sweetest and the most loving people in the world. Di ba? Kahit girlfriend ng iba, inaalagaan, di ba? Lorendo. Okay. Lloyd. De La Torre. Okay. So, kaya very loving and caring talaga ang Filipino. Okay, so, yan. Sweetest and the most loving people in the world. Okay, so, yan. Okay, so next. After ni Sir Lloyd, si Eugene. Eugene, pakibasa ng tanong. Pakibasa ng tanong ka, class. Eugene. Wala ba si Eugene? Si ano na lang? Si, sino yung next dito? Si Binuya. Binuya, Hana? Narinig po ba, sir? Ah, sige, yes po. Narinig. Sige, Binuya. An attitude of what goes around, comes around, Filipinos have a tendency to surrender the future to luck. A, fatalism. B, manana habit. C, corrupt mentality. D, hypocrisy. Okay, sige, thank you. So, an attitude of what goes around comes around. So, Filipinos have a tendency to surrender the future to luck. Bahala na, di ba? Okay, so is that fatalism, mananahabit, crowd mentality, or hypocrisy? Okay, lahat sumagot, class, yung 22 natin. Nag-start na, class, ha? Nag-start na. Yung sa Napol ko. Binasa ko sa GC ninyo. Para ano natin. Okay, so yan. Okay na? Okay, sige. Next. Okay, so of course, ang sagot natin dyan, that is,
Okay, that is what we call fatalism. Okay, that is a letter, of course, letter A. Fatalism yan ka sa, but it's letter A. So, explain natin bakit nagkamali kayo. Okay, dito tayo. Next tayo, after ni Binuya, si, dito tayo, si Lawrence Llamos. James Lawrence Llamos. Yes, sir, yes, sir. Good evening, sir. Okay. This is an attitude of some Filipinos where they tend to push each other down to clear the way for their own gain. A. Fatalism. B. Manana habit. C. Crab mentality. D. Hypocrisy. Okay, so this is an attitude of some Filipinos where they tend to push each other down to clear the way for their own gain. Okay, kayo, meron ganito class talaga sa inyo, di ba? Hindi maiwasan to. Marami yan. Minsan, di ba, kapitbahay ninyo, kapag-anak ninyo, friends ninyo. So, ayan. Okay, what is that? Okay, of course, that is, yan yung tanatawag natin, class, na crab mentality. Alam na alam nyo to, no? So, dapat, class, huwag nyo itong pamarisan, na huwag nyo itong, ano, okay? So, yan yung tanatawag natin na crab mentality. Okay, ibig sabihin, imbis na magtulungan, of course, pinupush nila yung iba, okay, pababa, or hinilahin ka pababa. Ano yung kanta, di ba? Hihilahin kanila pababa. Okay, ito yung mga negative traits of Filipinos, class. So, of course, meron tayong tinatawag na bahala na or come what may attitude. Okay? So, again, meron tayong tinatawag na bahala na or come what may attitude. So, dapat, ano ibig sabihin? Kung ano na lang. Okay, bahala na, di ba? Kung ano yung wala tayong makain. So, that is bahala na or come what may attitude. Okay? So, ang bahala na or come what may attitude, guys, ibig sabihin, okay, it is an attitude of what goes around, comes around. Of course, Filipinos have a tendency to surrender the future to luck. Okay, so nakuha ninyo. So, bahala na. Basta, nito, basta mag-survive tayo. So, that is a negative trait of a Filipino. Okay, bahala na or bahala na habit. Ipag, kumaga, ano yun? Yung... So, sa swerte ka na lang, okay, nakikiayon, okay, that is a negative trait of a Filipino. Okay, narinig niyo ba ako, class? Narinig ba? Narinig? Sorry. Yes, sir. Okay, so again, of course, ang una dyan, so bahala na, or come what may attitude, that is a one of the negative traits of a Filipinos. So, ibig sabihin yun, what goes around, comes around. Ibig sabihin, Filipinos have a tendency na iasa na lang or isurrender na lang yung future sa luck. Okay? Ibig sabihin, di ba, magtataya ng loto kasi baka swertehen. Okay? So, doon na lang umaasa palagi na lang, everyday na lang, taya ng taya, pero hindi naman nananalo. Of course, umabot na ng ilang, okay, naging senior citizen na. So, kaya dapat, of course, minsan, of course, yung luck plus, binibigayan sa ibang tao, di ba? Hindi lahat, di ba? So, dapat magtrabaho pa rin sa future na gusto ninyo. So, again, bawal yan, yung bahala na or come what may attitude. So, dapat yung iwasan na. So, what goes around, comes around. So, ibig sabihin, huwag mo iasa or isurrender yung future mo sa, of course, sa swerte or sa luck. Magtrabaho ka para, of course, mag-umunlad yung, of course, yung buhay mo. Okay, of course, ang tawag natin dyan, that is fatalism, okay? Fatalism. Okay, next. Dito tayo. So, ano natin? So, we have the Filipinos have the attitude of causing delays in accomplishing things or making transactions. Okay, yan yung tanatawag na, of course, bahala na attitude. Okay, so ang bahala na attitude is the outcome of the manana habit when the task is being accomplished. Okay? So, yan yung tinatawag natin, class, ni manana habit. Sino yung guilty dito sa tinatawag natin na manana habit?
Okay, so sino ba? Okay, so again, pag sinabi natin manyana habit, or tinatawag natin yan na procrastination, ibig sabihin Filipinos have the attitude of causing delays in accomplishing yung tasks or activities or making transactions. Pwede mo naman gawin ngayon, pero ipagpabukas mo pa. So that is manyana habit. Okay, so ibig sabihin, of course, minsan, of course, ang naging ano yan, ang naging tawag nito, palagi na lang, bahala na. Okay, bahala na si Batman, di ba? So that is manyana habit or procrastinations. Okay, so again, so ang tinatawag natin na manyana habit or procrastinations, yan yung product ng bahala na attitude. Okay, so yan yung attitude na outcome ng tinatawag natin na manyana habit. Ibig sabihin, Filipinos have the attitude of causing delays or in accomplishing yung task or activities or making transactions. Kaya naman gawin ngayong araw, bakit ipagpabukas pa, next week na lang, ganito ganyan, hanggat hindi niya magawa. So that is manyana habit or procrastination. Okay, palagi na lang nadidelay yung mga transaction. Of course, makaka-relate yung mga students dito, di ba? Even you, okay? So manyana habit ang tawag natin dyan. Okay, puro mamaya na lang. Okay, mamaya na lang hanggat hindi niya nagawa yung kanyang task. Okay, next, of course, meron tayong tinatawag na crab mentality. Okay, so cramming. Okay, so yan yung tinatawag natin na cramming. So, sino ba yung merong crab mentality dito? Okay, pag sinabi natin crab mentality, of course, it is the famous negative traits or one of the famous negative traits of a Filipino, yung crab mentality. Pag sinabi natin crab mentality, of course, this is an attitude ng some Filipinos class. Of course, not some, but of course, almost, di ba? Some or Filipinos wherein yung tinatawag natin na crab mentality. Okay, so again, pag sinabi natin crab mentality, so ito talaga actually yung pinaka masasabi natin na the most negative trait of some Filipinos, actually almost ng Filipinos, wherein they tend to push each other down, okay, para mabigyan sila ng daan, okay, to clear their names or their, of course, yung kanilang future, of course, for their own gain. Yan yung tinatawag natin na crab mentality. Okay, so kapag nasa taas ka, hihilahin kanila pababa, di ba? So yan yung tinatawag natin na crab mentality. Kapag nakikita nila, kapag nakikita nilang meron kang progress or may na-achieve ka, of course, gagawa sila ng paraan, class, para you ihilahin kanila pababa. Para, of course, sila naman yung, okay, ikakatas ba nila? Of course, at the end of the day, hindi pa rin, di ba? Wala pa rin mangyayari. So, hanggang doon lang sila, class. That is crab mentality, okay? So, it is a negative trait of some Filipinos where they tend to push each other down to clear their way up or for their own gain. Yan yung tinatawag natin na crab mentality. So, dapat, of course, dapat ninyong iwasan yan, yung tinatawag natin na crab mentality. Nakuha ba? Nakuha ninyo, class? Okay, so crab mentality ang tawag natin dyan. Okay, next. Of course, meron tayong tinatawag, class, na hypocrisy. Mm-hmm. Okay, so ano naman itong tinatawag natin na hypocrisy, class? Okay, so ano naman to? So nandyan pa, 22. Okay, pag sinabi natin hypocrisy, class, of course, it is also one of the negative trait of a Filipino wherein palagi na lang sila may nakukuna or they criticize yung buhay ng ibang tao, okay? So with their own standards or how they live, yan ang tawag natin na hypocrisy, okay? So palagi na lang nilang tinitingnan yung failure, okay, ng ibang tao, di ba? Hindi nila tinitingnan kung ano yung failure na meron sila sa buhay nila. So that is hypocrisy. Hindi niya makita kung ano yung pagkukulang, kung ano yung kakulangan sa kanya, kung ano yung kalait-lait sa kanya. Ang nakikita niya lang palagi, yung failure, yung kalait-lait, or yung tinatawag na rin na tinitingnan niya yung isang tao na magkamali, or tumitingin, or tinatawag natin na hinihintay niya na magkamali yung isang tao para i-bash, pag-usapan,
Okay? But of course, yung hypocrisy class, of course, hindi natin may iwasan yan, lalo na sa that we are living, of course, diba? Judgmental society. Okay, so palaging kine-criticize yung buhay ng iba. Okay, bakit kaya hindi na lang mag-focus sa buhay na meron sila? Okay, so hypocrisy ang tawag natin dyan. Nakuha ninyo? Nakuha ba, class? Okay, so maraming makaka-relate talaga kapag ganito yung mga discussion, no? Okay, next tayo. Dito tayo, pakibasa. Ay, hindi ko makita. Okay, pakibasa nga si Christopher. Christopher? Wala si Christopher. Si ano na lang? Si Miniano? Miniano? Yes, sir. Okay, sige. Go ahead. Filipinos' lack of initiative for change is also one reason why our country does not progress. Letter A, ningas kugon. B, blaming. C, gossiping. And D, passivity. Okay, so Filipinos' lack of initiative for change is also one reason why our country does not progress. Okay, what is that trait? Sorry. Okay, so ang sagot natin dyan, that is, of course, ang sagot natin dyan, that is, okay, so anong ba ang sagot natin dyan? Passivity ba? Okay, so balikan natin. Okay. Of course, ang tawag natin dyan, walang, of course, walang initiative, that is passivity. Okay, tingnan natin na kung tama, baka nagkamali ako. Okay, so meron tayong tinatawas na, tinatawas, okay, meron tayong tinatawag na ningas kugon. Okay? So ang ningas kugon naman class, ibig sabihin Okay, ang ningas kugon class, most Filipinos are very good at the start when doing something. Nevertheless, after a few hours or days, that excitement to do or accomplish something is lost. We become lazy to finish what we have started. Okay, yan yung tinatawag natin class na ningas kugon. Okay? So ningas kugon ang tawag natin diyan. Okay, so okay na ba? Okay, so of course, ulitin natin, meron tayong tinatawag or one of the negative trait ng Filipino, of course, yung tinatawag natin na ningas kugon. Okay, again, pag sinabi natin ningas kugon, of course, good lang or mabuti lang or very good at the start when doing something. But of course, nevertheless, after a few days, after a few hours, yung excitement na yun, class, to finish something or to accomplish something ay nawawala. Okay? Because we get lazy or nabubored tayo to finish what we have started. Yun yung tinatawag natin na ningas kugon. Okay? Mabuti lang or maayos lang tayo sa umpisa, di ba? So, that is one of also the negative trait ng Filipino. Very good at the start when doing something, but of course, hindi ma-maintain yung momentum to accomplish something or to finish something kasi nawawala yung excitement. Okay, we get lost. Okay, we get lazy. That is what we call the ningas kugon. Okay, the ningas kugon. Nakuha? Okay, then of course, okay, magaling sa umpisa. Siguro yung mga babae to, magaling talaga sa umpisa. Okay. So then of course, we have the tardiness. Ang tardiness naman, class, okay, only in the Philippines we use in referring the term, especially when a person that we are waiting or who keeps on coming late to the set of time scheduled of an event. Okay. So again, pag sinabi natin tardiness, okay, o yung tinatawag natin na Filipino time, that is also one of the negative trait ng isang, of course, Filipino. So, only in the Philippines class wherein yung person na hinintay natin, palagi diba sinasabi na, okay, on the way na ako, pero yun pa lang, naliligo pa lang, okay? So, of course, yan yung tawag natin na tardiness or Filipino time. Ibig sabihin, the person that we are waiting or who keeps on coming late,
okay, to the scheduled event, to the scheduled time. That is what we call the tardiness or Filipino time. But of course, on the way na, pero naliligo pa lang. Okay, yan yung palagi na lang sinasabi, no? Tardiness ang tawag natin dyan. But of course, kapag criminology ka, bawal. Dapat 30 minutes early ka or 15 minutes early ka. Again, pag sinabi natin tardiness, that is Filipino time, ibig sabihin, yung person na yan, okay, who keeps on coming late to the set of time or to the set schedule of events or particular activities, that is tardiness or Filipino time. Okay, of course, maraming ano dito, maraming tinatawag natin na guilty. Okay. Then, of course, dito tayo. Okay, gossiping. Okay. Parang gustong-gusto ko yung mga topic na to eh. Okay, gustong-gusto ko yung topic or yung subject na to. Okay, so ang gossiping, okay, Filipinos are fond of talking about others' business. Okay, failures and flaws. Ah, patayin ko muna yung aircon. Okay, failures and flaws are emphasized and relationships are destroyed. Okay, so again, pag sinabi natin gossiping, it is also one of the negative trait ng isang Filipino. Of course, mostly or almost of the Filipinos or fond of talking about others' business. Okay, yung mga failures, hindi pumasa sa board exam, di ba? Nabuntis. Okay, ano pa? Hindi naging successful yung business. Of course, always nila in-emphasize yung failures ng isang tao. Okay, yung group of person. Sinisila nila yung relationship. Yan yung tinatawag natin ng gossiping. Okay? Gustong-gusto talaga nila pag-usapan yung business, yung failures, yung flaws. And of course, ine-emphasize talaga nila na mayroong kakulangan sa tao na yon. So, yan yung one of the negative trait class ng isang, of course, mostly or almost of the Filipinos. Okay? So, mas gusto na lang pag-usapan yung buhay ng iba imbes na pag-usapan yung buhay na meron sila. Okay? So, dapat, ano yan, of course, hindi natin yan maalis kasi diba parang nasa culture na yan. So, palagi nilang kinocompare yung buhay nila. Okay, tinitingnan na nila na magkamali yung isang tao. Okay, so of course, hindi nila makikita yung pagkakamali nila. Kumbaga, hindi nila maharap sa salamin kung ano talaga yung merong buhay sila. That is gossiping. Talking about others' business, failures, and flaws. Okay, that is gossiping. Sino yung, ano dyan, sino nakaka-relate dyan? Laman ka ng mga marites. Okay, yes, di ba? Hindi natin may iwasan yan, class, di ba? Maraming ganun sa ano natin. So, sino ba yung walang marites, marisol sa ano ninyo, 'di ba? Okay, kapag halimbawa kapag criminology ka, 'di ba? Bakit hindi naging police to ganito ganyan, 'di ba? So, 'yun, parang pinapakialaman nila yung buhay ng iba. Okay? So, ang blaming naman, Filipinos can sometimes to be self-righteous. Okay? This attitude destroys teamwork and reliability becomes an issue. So that is what we call blaming. Okay, ibig sabihin masyadong palaging wala, hindi siya nagkakamali, di ba? So perfecto, no? Perfect naman siya, di ba? So that is blaming. Okay, so self-righteous. Okay, parang walang kamalian or wala siyang ginawang mali. So that is what we call blaming. Okay, sige, next tayo. Okay, so dito tayo, next. Okay, we have the selfishness or being insensitive of others. Of course, yan yung tinatawag natin ng insensitive. Okay, di ba? Lalo na yung mga employers, yung mga may-ari ng business, di ba? They are insensitive. Okay, kumikita sila ng million pero ang pasahod nila 300 pesos per day. Okay, 200 pesos per day. So that is insensitive. Selfishness ang tawag natin dyan. Of course, letter J, disobeying the simple rules and instruction. Of course, that is the negative trait ng Filipino rin, di ba, class? Of course, simple instruction cannot follow, di ba? So that is disobeying the simple rules and instructions. So that is what we call the of course, one of the negative traits also of a Filipino. Okay?
Then, of course, epal or kapalmox. Okay? So, ang epal or kapalmox naman, of course, yun yung... okay, sometimes, of course, in our desperate, we need to be the center of attraction or center of attention. Gusto natin yung attention or yung attention ng mga tao sa iyo lang. Okay? So, yan yung tinatawag natin na epal or kapalmox kahit wala ka naman talagang wala ka namang tawag nito. Okay, walang special sa iyo, di ba? Palagi kang kumbaga papansin, okay? Epal box or kapal box ang tawag natin diyan. Okay, yan yung tinatawag natin siya, class na attention taker or attention seeker. Okay? Attention seeker or attention seeker. Okay, so attention seeker. Of course, we have the being onion skin class or too sensitive. Yung being onion skin class or too sensitive, of course, that is another bad habit ng Filipino or attitude of the Filipino or being too proud, which usually result of being oversensitive. Ibig sabihin, hindi mo tinitingnan yung mga kasamahan mo. Ang focus mo lang yung kagustuhan mo. Okay, so yan. Yeah. Then, living beyond their means. Okay, social climber. Okay? So, ibig sabihin, yung sahod niya, 10,000, pero ang ginagastos niya every month, 20,000. Marami pang utang. Living beyond their means, di ba? So, of course, Filipinos, the lack of, balik muna tayo. Of course, living beyond their means, ibig sabihin yung mga social climber. Okay? While ang passivity class, of course, the lack of leadership. Ibig sabihin, Filipinos are lack of initiative for change. That is also one reason class, hindi na po progress on ating country. Okay? One of our excuses, the lack of faith that our small actions can bring change. Passivity ang tawag natin dyan. Lack of leadership. Okay, next tayo. Okay, so Filipino character and personality, of course, di ba? The three main traits. Okay, personalism. We valued interpersonal relationship with the, with the person. Next tayo, we have the familialism. Ibig sabihin, we are family-oriented. Third, we have particularism. Ibig sabihin, exclusive or special devotion to particular interest. So, yan yung tinatawag natin na particularism. Kung ano yung gusto natin, of course, kailangan natin ma-achieve yun class. Okay? No matter what. So, Filipino character and personality. Okay? So, yan yung three main traits natin. Okay? So, then of course, we have the values orientation. So, it is the approach that may influence yung work, social relationship, or persons relating to object, events, or ideas. Values orientation ang tawag natin dyan. Okay, so the main obligations underlying Filipino value orientation, of course, pakikiramay, okay, pakikisama, of course, that is self-understandable, ah, bayanihan, of course, yung spirit ng bayanihan, di ba? Galang, okay, respect, of course, pag sinabi natin pakikiramay, of course, we offer help, kahit hindi sila, alam mo, pag namatayan, of course, di ba, we offer help or binibigyan natin sila ng okay, whether it is monetary. So yan yung pakikiramay natin guys. Okay, pag sabi naman natin pakikisama, of course regardless whether someone's view are agreeable or not, ibig sabihin magkaiba man tayo ng disposition sa buhay, magkaiba tayo ng political views, opinions, Filipinos are capable of getting along with it. Okay? So isineset aside natin yan. Yung tinatawag natin na pakikisama. Okay? Yung pakikisama natin class. But of course, di ba, bayanihan. Okay, render services and generous enough to extend help without compensation. Okay, bayanihan. Ibig sabihin, okay, so yan yung tinatawag natin na bayanihan. Then of course, galang. Of course, they are oriented. Okay, of course, yung mga values or yung mga opinions ng mga elders, mga peers during discussions, of course, class, nire-respeto natin yan or nire-respeto yan ng, of course, ng every individual.
Okay. So Miho, tapos actually natin, but of course last we will isegue na natin to. Yung Republic Act number 8491, that is the flag and heraldic code of the Philippines, kasi nakalagay yan mostly or specifically sa ating of course TOS. Okay, so we have the Republic Act number 8491, so flag and heraldic code of the Philippines. Okay, dito tayo. So of course, ang military shall mean all branches of the armed forces of the Philippines, class of course including the PNP, BJMP, and of course the Bureau of Fire Protection. Kasi di ba, of course, class, in case of emergency or in case of war, ang military yung mag, of course, ang mag-lead sa ating bansa. Ang flag, class, shall mean the Philippine national flag unless stated otherwise. Ang half-mast, ibig sabihin, that is a lowering of the flag, wherein from the top to bottom, of course, yung half-mast, class, ibig sabihin, it signifies na merong namatay sa particular agency or particular bureau natin. Okay, then of course, ang national anthem shall mean the Philippine national anthem. Huwag yung sabihin na pag tanong sa board exam, what is the national anthem of the Philippines? Ang sagot niyo, lupang hinirang. Okay? So ang ano natin diyan, ano yung national anthem natin? Ay Bayang Magiliw rather, di ba? Yung iba Bayang Magiliw. Okay? So again, ano yung ating national anthem, class of the Philippines? What is the national anthem of the Philippines? Okay, bakit walang sumasagot? What is the national anthem in the Philippines? Lord, ang nasa utak ko, sir, Bayang Magiliw. Oh, di ba? Bayang Magiliw. Mabuti na discuss natin, class, oh, di ba? Bayang Magiliw. Kasi yan yung first letter. Yung first, ano, di ba? Bayang Magiliw. So, mabuti talaga na discuss natin, no? Kasi marami na naman magkakamali dyan. Last time, di ba, ang tanong, what is the official language? Official language of the Philippines, ang sagot nila Tagalog. So lupang hinirang, class, that is the national anthem of the Philippines. Okay, so national anthem, lupang hinirang. Okay, so what is the design of the national flag? Okay, ang design ng national flag natin, class, of course ang kulay niya shall be in blue, white, and red with the 8 ray golden yellow sun. Okay, and of course we have the 3 5-pointed stars as concentrated and honored by the people. Okay, yan yung design ng flag natin, class. Then, of course, hoisting and display of the flag, of course, dapat it shall be displayed in all buildings, official residences, public places, institutions, every day throughout the year. Okay, so yan yung tatawag natin, okay, pag-display ng flag. Then, of course, the flag shall be permanently hoisted day and night throughout the year in front of the following. Of course, Malacanang Palace, Congress of the Philippines, Supreme Court, Rizal Monument in Luneta, Aguinaldo Shrine in Cavite, Cavite. Okay, and of course, iba pang places in the Philippines. Of course, the flag shall be properly illuminated at night. Dapat kapag nagayon yung class, dapat na ilawan yan. So yan, yung pag proper way of course, hoisted. Okay, so the Philippine flag, of course, section 10 of RA 8491. So, ang blue, class, field on top of the time of peace. Tandaan nyo, ha? Ang bansa or ang bansa na malalaman natin na in times of peace and in times of war, ang Pilipinas lang, class. Kapag nasa taas yung blue, ibig sabihin, in times of peace. Kapag nasa taas naman yung red, ibig sabihin, we are at times or in times of war. Tako, ha? But of course, kapag ihang natin, class, the blue field shall be to the right or to the left observer in times of peace. Red naman kapag left to the observer in times of war. Then of course, the flag post top must be straight and slightly tapering the top. Nakuha niyo, class, again, blue on the top kapag in times of peace, red on the top in times of war. Nakuha niyo, class? Nakuha niyo ba na sundan? Kasi sa board exam, class, ha, baka itatanong nila yan. Very basic yan, class. Baka hindi nyo naman mamasagot, ha. Okay, pagsasampalin daw kayo. Okay, so dapat alam nyo. Okay, so again, yan yung tanatawag natin na Philippine flag. Okay, nakuha? Nakuha ba, class? Yes, sir. Okay, sige. Next. Okay, dito tayo.
So a flag worn out through wear and tear, ibig sabihin nasira na, shall not be thrown away. Anong mangyayari dyan? It shall be solemnly burned to avoid misuse or desecration. Ibig sabihin, kapag nakita mo na na masisira na yung flag, of course, hindi yan, ano, ha? Hindi yan itatapon. Of course, meron yung ceremony na mangyayari. Okay? So the flag shall be raised at the sunrise and lower at the sunset. It shall be on the mast at the start of the official officer shall remain flying throughout the day. Okay, of course, kailan na nagkakaroon class ng flag raising ceremony? Anong araw? Monday. Monday. Akala ko sa ibang planeta kayo. Okay, so how about yung lowering flag natin or yung flag grow, ano natin? Flag retreat. Okay. Kailan nangyayari yan? Friday. Okay, Friday. Of course, Friday. Ano, Friday morning or Friday afternoon? Of course, Friday afternoon, di ba? So yan yung flag lowering natin. Of course, when to conduct flag raising and flag lowering? Of course, alam nyo na yan, ang flag raising ceremony every Monday morning, while ang flag lowering ceremony naman every Friday afternoon. Okay, please careful. Please take note of that. Okay, the ceremony shall be simple and dignified and shall include the playing of or singing of the Philippine National Anthem. Okay, the Philippine National Anthem or yung tinatawag natin na Lupang Himira. Okay, so ang half-mast naman class, of course, it is a sign of mourning or nagluluksa yung buildings na yan or yung places where it is displayed. Okay, so yan yung tinatawag. Ibig sabihin baka namatay yung official or any member of the organization. Okay, ang president class, kapag president yung namatay or former president, of course, yung magiging half mast all over the Philippines, okay, 10 days, okay, tatagal. Ang vice president na president naman, chief justice, senate president, speaker of the house, 7 days naman yan. Then, of course, yung mga other person determined by institute, halimbawa, in-honor ng building na yan, of course, maglalas yan class, less than 7 days ang ano natin dyan. Half mast, okay, ibig sabihin, nagluluksa. Okay, ini-honor nila yung member ng kanilang organization. Okay, ang casket naman class, of course kapag nilalagay natin yung flag sa casket or sa okay, sa kabaong. Okay, so the flag may be used to cover the caskets of the honored dead of the military, veterans of previous wars or national artists or any civilians who render distinguished service to the nation as may be determined by the local government unit concerned. Okay, so yan yung tinatawag natin na paggamit or tama paggamit ng flag class sa mga kabaong. Of course, distinguished honor or persons. Okay, the flag shall not be lowered to the grave or allowed to touch the ground, but shall be folded solemnly and handed over to the heirs of the accused or to the deceased person. Okay, tanda nyo, of course, hindi dapat nakalapat sa ground yan. Ha? Of course, ibibigay yan, i-turn over yan sa, okay, sa naiwang pamilya ng naturang deceased person. Okay, so the national motto. What is the national motto class of the Philippines? Okay, so again, what is the national motto of the Philippines? Okay, so anong national motto ng Pilipinas class? Bakit walang sumasagot? Hindi nyo alam? What is the national motto in the Philippines? I shall return. Ano kasi Mac Douglas. Okay, the national hero, of course, class. Ay, the national motto, of course, maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan, at maka-bansa. Pro-God, pro-human, pro-nature, and of course, nationalistic. Okay, so yan. Then, of course, the rendition of the national anthem whether played or sung shall be in accordance with the musical arrangement and composition of. Kaninong musical arrangement class dapat ang sinusunod kapag piniplay ang national anthem? Sinong artist yon? Okay, very good. Ang sagot natin dyan, si Julian Felipe. Okay, so Julian Felipe class ang sinusunod natin. Okay, dito tayo sa flag days. Of course, lag, ang tinatawag natin na flag days, that is the period from May 28 to June 12 of each year. Tinatawag natin yan na flag days. Okay, during the period class, all offices and agencies, of course, dapat, of course, ma-display yung flag. Okay, so in that period, May 28 to June 12 of each year. Okay.
Okay, so yan yung tinatawag natin na flag days. Okay, so natapos na natin class ang law enforcement or LEA. So, okay, sa wakas. Okay, so bukas pupunta na tayo class sa tinatawag natin na CDI. Okay, magsi-CDI na tayo bukas kasi ha. Then after natin ng CDI, criminology lang pinakalas natin is forensic science. Okay? So, stop muna.